yung process no, bali sabi ko kay Sir Vehnee. Sabi ko, sir, maganda siguro pumunta rin tayo ng pamasko. Sabi niya, pwede, sige, sige. Gawa tayo. So, ito yung nagawa niyang kanta, Pasko sa Piling Mo. Bali, ang ano nito, message is, since ang Pasko is a spirit of oneness, unity, family-oriented tayo, yung spirit. Gusto, magkakasama pag Pasko. So, itong kanta, para to sa mga magkakalayo na gusto ko, pag Pasko, magkakasama tayo. Na it doesn't matter kung it doesn't matter kung wala o merong regalo, kahit ano pa yung regalo niya, basta importante magkasama tayo. So that's the message of the song. Especially sa Philippines. Oh, lalo sa Pilipinas, napakaano natin dito. Very family oriented tayo, gusto natin. Pag Pasko, kahit walang handa, magkakasama lang, okay na. At tayo so that's po, the ano po, message ng handa. At tayo ang may pinakamahabang Pasko. Yan, oo, grabe. Ano September ba? Pa lang. Pag nag-bear months na, Pasko na eh. Kayo ba nag-suggest kung ano klaseng story kung mas... Hindi. Alam mo naman si Mr. Vehnee. Alam na niya yung timpano. Makata yan eh. So alam niya na kung anong approach niya nakanta. At proud na proud lang sinusuot yung t-shirt na may best. Oo naman. Lifetime Achievement Award, di ba, no? Sa si Levi Silay, Lifetime Achievement Award, sa Star Awards. Sana sumunod tayo. Next year. Kasi siyempre, alam naman natin na nagtrabaho kayo sa barko. Yung pag mga panahon ng Pasko, dumadating yung Pasko sa barko kayo, ano yung mga, usually, kamusta naman yung experience ninyo? Memories niyo po. Of course, ang Pasko naman pag nasa barko, sinaselebrate naman tayo. Kaya alam, what can you do? Kami lang doon. So sa cargo ship ako nun, ilan lang kami? 19. So, malungkot, lalo na pag nasa dagat kayo. Kayo din lang, pero when it comes to pagkain, marami. Wala tayong problema sa pagkain. Talagang tambak yan. Pero hanggang dun lang. Tapos karaoke. Next day, trabaho na ulit. Kaya Kap, ano yung personal, ano po? Memorable Christmas nyo na hindi nyo malilimutan? Memorable Christmas? Ang pinakamaganda ko talagang Christmas pa rin so far, yung nasa probinsya pa kami. Simpleng buhay lang. Everyday, kompleto yung 9 days na simba. Kahit umuulan. O kasi alam mo, ang Pasko sa probinsya, parang piyesta lagi. True. Yes. Kasi sa amin, yung lugar namin, liblib yun eh. Talagang nagiging matao lang pag may mga okasyon ganyan. So pag darating na yung Pasko, lalo na yung simbang gabi, kahit hindi nagsisimba, nagsisimba eh. Alas 4 ng umaga yun. Kahit kung ulan, puno ang simbahan. Doon mga magtataka pag Pasko eh. Pag normal Sunday, halos kalahati lang laman o 3-4. Pero pagka Pasko, talagang tambak ang galabas nila. Kasama doon yung mga potabongbong. Oo, diba? Paglabas mo, makikinig nila. Yan ang masaya yan. Kasi daw, parang pag nabuo mo yung siyam na gabi or 9 mornings ng simbang pwede kang mag-wish. Pwede kang mag-wish at nagutupad daw. Eh kayo ba, nagawa nyo na yun at may natupad bang wish? Actually, hindi lang sa ano sa 9 days na simba. Everyday. Ako naniniwala naman ako na prayer is still the most powerful anong tawag dyan? Powerful tool. Sabihin na natin. O way. Para matupad mo pangarap mo. Kasi pag nagdesal ka naman, nag-deserving ka, ibibigay naman talaga sa'yo. So yung mga sinasabing 9 days, kung ano-anong mga kasabihan, those are just merely some ano, kasabihan na eh. Pero sa totoo lang, naniniwala ako na pag may isang bagay ginawa mo, matutupad. Huwag mo lang sukuan. Huwag ka lang tumigil. Parang dartboard. Huwag ka lang tumigil ka titira eh. Mabubulsay din yan. About your song, may pressure ba on your part na sa dami-dami ng mga lumalabas na mga Christmas song? Sana ito rin yung marinig September pa lang na parang sa Maridya, dumadungaw-dungaw na rin. Finish nyo ba na sana pag nagkaroon ako ng Christmas song? Ganun din. Oo. Na parang tugtugin. Siyempre. Marinig mo sa radio station, exactly. Sa bus, exactly. Sa jeep. Diba? Totoo. Kasi yung pagkanta, pag pinapakinggan ng mga listeners, siyempre, parang nagluto ka rin na kinakain yung niluto. Masarap pakinggan, walang pressure yun. Pag nagluto ako at kinain mo yung niluto ko, fulfillment yun para sa akin. So yung kanta ko, pag nakita mo, narinig mo, pinapakinggan yun, ang sarap sa feeling mo yun. And of course, as you said, or as you ask, masaya ako pagka nangyayari. Itong Christmas song na
Pasko sa Piling Mo, pag ito ay nagustuhan ng tao. Siyempre, every Christmas, hopeful tayo na patutugtugin na rin ito. Ang sarap na, ano to eh, ang anong tawag dyan? Legacy. Mm-hmm. Diba? Na, wow, may isang kanta ka na palang pinapakinggan. Mm-hmm. At least kahit dito man lang sa Pilipinas. At sa iyo naman, may mga Pilipino suburb na baka magustuhan din naman. So, yun. Kap, ano yung mga paborito mong Christmas songs? Ah, siyempre, yung walang katapusang, walang upas na Pasko na sa sinta. At saka yung mga Jose Marichan, may Jose Marichan song. Ano yung mga kay Jose Marichan? Yung Christmas in Our Hearts. Christmas in Our Hearts. Dalawa yun eh. Give Love? Yung dalawang Give Love. Hindi, Christmas yung original niya. Yung original ni, ano, ni Jose Marichan. Christmas in Our Hearts, ako may isa pa. Perfect Christmas. Yun! Is that a lot? Yun, yun. Ah, may isa pa pala. Yung sana na yung Pasko. Mm-hmm. Si Ben, ay, oh, si Jimmy Borg. Ariel Rivera. Do you wish to, ano, have collaboration Christmas song with Jose Marichan soon? Of course. Jose Marichan, yan eh. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, open naman tayo kahit saan. Sana mapagbigyan. Tayo naman nandito lang. Pero kung sakaling i-ana tayo, i-appreciate nyo na. Why not? Kap, kayo, nung bata ba kayo, nangangaroling kayo? Pero oo naman. Kamusta naman yung pang-collecta ninyo? Doon sa amin, hindi kami bigyan ng pera. Kasi wala naman. Alas walang pagkain. Pera talaga yung mga tao. Pagkain. Suman. Uto. Yan yung bilis eh. Okay na rin. Yan ang sinasabi kong masaya doon eh. Nakakamiss. Nakakamiss at this point. Anong handa sa Pasko ang hindi mawawala sa mesa? Hindi mawawala sa misa. Yung ano, yung suman, hindi nawawala yan. Tsaka bihon. Yan lang mabait na namin ever since. Tsaka ako hindi ako maarte sa pagkain. Maski ano? Wala tayong problema. Ay, ano dyan, wala ang problema. Kasi natikman namin kung gano'ng kasarap ka magluto ng lahi. Ikaw ba, pag sa mga handang Pasko, nagluluto ka at ano yung specialty mo pagdating sa mga handaan sa Noche Buena? Ah, sige. Specialty ko, igado, adobo, tsaka laing. Wow. Pero marami pang iba. Laing kasi. Laing kasi. Ayan. Yan ang ano natin, paborito. So, hindi nawawala yan kahit Noche Buena. Oo. Oh, just regular ulam. Oo. Oh. Tsaka hindi nyo pa natikman. Natikman nyo na ba yung adobo? Hindi pa. Looking forward. Looking forward. Sa susunod na dobo naman. Christmas party. Saka igado. Oo naman. Kita-kita naman tayo. Ano pang plan niya this Christmas? I mean, as a, ngayon, nakikilala kayo singer, sa diba? Sa singing natin. Ako, plano namin is, yun nga, isa is yung sa level zero. In-invite nila ako doon, level zero tour, parang group of bands na in-organize sila na may iba't ibang lugar sila pupunta sa Philippines na pinapasama. So, in-invite ako. So, part ako noon. And then, gusto ko sana this Christmas, kung 3 months pa naman, yung mga classmates ko sa Ateneo, Dinaga, sa Bicol, they're organizing some sort of parang mini-concert lang. Mm-hmm. Malit na lugar, tapos practice lang. Para susunod. Medyo palaki natin. Colosseum. Malaki naman nag-uumpisa sa maliit. Correct. Doon muna tayo. And then kung susuotehin tayo, mali mo, makapag-collab tayo. Sa ngayon, may mga pinag-uusapan kaming collaboration with Glock 9. Wow! Tsaka kay, ano mo yan? Shanti. At Shanti Dog ba yun? Wow. Mga pangmalakas sa pag-aaral. Shanti Dog ba yun? Yes. Pinoy? So sila yung mag-rap, kayo yung kakanta. Yan. Parang gano'n. Wait, pwede na ba manami kung ano yung magiging story ng collaboration? Tulad ng isang parang isang song, ipili kami ng song doon sa mga kanta ko. Kung ano na mag-feat, tapos mag-rap, and then magkakaroon lang rearrangement. Melody. Pero yung the melody will be, you know, andun pa din. Eh, di ba, itong Christmas song, ang gawin nila. Depende. Di ba kami pinag-uusapan pa lang. Hopefully, maano namin. Magawa. So, kap na after our press ko nung una, parang unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang pangalan ninyong. Sana. Di ba? Na, dito na, natawa kaming makakakalaborate na sila Glock 9, Shanty Dog, and the rest of the artists. Oo, nag-uusapan talaga namin, nagagawin naman namin, siguro, magagawa naman yun. Nagawa nga na yun ba?
At malakas sa TikTok yung kanta niya. Nagamit sa TikTok. At sa ngayon nga pala may ano, may kanta na tayong pinapatugtog, yung Christmas song natin at saka yung Kubli. Kubli mo ko. Kubli mo ako. That's the other song. Tumutugtog na ito ngayon sa Energy. 106.7 at saka sa kinausap na namin kanina si station manager ng Home Radio. So, inintay lang namin yung balita. May ako. Yes pa kap, tsaka number. Tsaka, yes FM. Pero sabi na natin, at maaaring mapatugtog din natin ito sa Spotify. Yes, nasa Spotify na po yung ating kanta. Yung Christmas song, papasok pa lang yata by next week. Kasi parabol yun. Pero the other songs, nasa Spotify na. All in all, ilan na po yung na-release nyo na single? Sa ngayon, ang nasa Spotify is one whole album, self-titled yun, yung 13 songs na. Wow. 7 original and 6 cover songs. Hindi pa kasama din tong ito, panguli, pang 14 na. So, Jojo, pang 14 na tayo. Bonus track. Yes. Sana susunod naman, sabi ko kay ano, English naman. Ay, anda. Puro Tagalog. Wala, para makapag-try niya rin yung international. Siguro next ano natin, English naman. Kaya natin English. So, pero biniwish nyo rin po ba magkaroon kayo ng ano, ng parang physical ano album soon? Kasi parang hindi na uso, pero di ba parang yun yung biniwish? Sana nga, inabutan ko yun. Yung may plato pa. As a friend. Yun yung mga mga molsyo eh, meron pa ang autograph. Tapos ngayon, may CD. Hindi ko na rin nabot yung CD dati. Pero ngayon yung mga album ngayon kasi lumalabas sa pantalon, vinyl ba? Digitally. No, vinyl ba tawag ba? Vinyl. Ngayon lumalabas yung mga album ganun as gano'n. Sabi ko na mag-survey ni, souvenir lang, pwede magpagawaan siguro ng gano'n. Masabi lang, this is pag-list. Tap, ano yung paborito mong linya dun sa song? Sa Christmas song? Correct. Sa Christmas song? Christmas song. Yung ano, yung, oo nga, may mga regalo. Ibang ngunit, ibang iba pa rin kapag ikay naririto. Nakarelate kayo? Oo naman, kasi ito lang gift, importante dyan lang. Yung presence lang yun. Yung presence ko. Yun ang maganda dun sa kanta. Kaya hopefully magustuhan. Magustuhan and tumatak, magkaroon ng recall. Tulad din ng ibang mga kanta. Mm-hmm. Kap, hindi naman nagsimula talaga kayo na sa simpleng buhay, di ba? Hanggang naging super successful kayo. Ano yung pinakasimpleng Christmas gift na nakuha nyo? At yung pinakabonggang Christmas gift na nakuha nyo na? Yung unang-unang pinakagustong-gusto kong hindi ko makakalimutan nung kabataan namin. Kasi pag ikaw may bagong damit, heaven yun sa akin. Kasi nagkakaroon ako ng bagong damit. Pag Pasko. Uh-huh. At pag-graduation. Ganun lang. Birthday nga, wala nga. Kasi mahirap talaga. Pag-graduation, pero may condition pa yun. Pag first honor. Pag hindi ako first honor. Taas ng requirement. Oo, ganun ang nanay ko. Napaka dumating ba sa point na grade 3 ako, tayo kami. Parehas kami, ano na, hindi grade 3, grade 5. Tayo kami. Parehas kami first honor. So isa lang doon nakapiyan? Hindi ako nakakyat. Ayaw ng mother ko. Huwag kang akyat. Kailangan ikaw lang. Kailangan ako lang. Grabe. Tapos tumakas ako. Hindi ko wala akong bagong damit. Sabi ng mga kapatid ko, mag-akyat ka first honor ka eh. Ayaw ni mother. Walang damit. Ang suot ko nun, pang Boy Scout. Kasi ako yung ano, leader ng Boy Scout sa school. Yan ang suot ko. Naumakit ako sa stage. Naka-Boy Scout ako. Tapos alam mo, nung pagbaba ako ng stage, nabalitaan ng mother ko na pumunta ako sa school. Naku po, sa school ha, pinapalo ako. Pa-uwi. Oo, pinapalo ako yung ano, may uratan na. Ano, yung uratan. Yantok. Naku. Ang sakit mo. Yung hiya ako, nandun ako sa school, pinapalo ko po uwi ng bahay. Kasi hindi ko siya sinunod. Hindi ako pinapakit eh. Tumakas ako magit ako. Ayun yung mga panahon na yan. So yung tanong ni Sir Jojo, pinakamagandang gift ko nun pag Pasko, damit. Pantalon partner yon. Isang damit, isang pantalon. Eh yung pinakabonggang Jaguar gift nyo pag Pasko. Ano nga po yung pinakabonggang? Kayo talaga? O ano ba yun? Actually, ano yan? December ko talaga. Pinakabunga ng regalo sa akin, ng sarili ko. Binili natin yung dream car natin. Sabihin na rin. Huwag mo na pangalanan. Kasi mamaya. Okay. Basta. Kasi pinakabunga ng regalo eh. Kapag nag-uusapan, regalo.
So, wala naman ibang magre-regalo sa akin ng gano'n. So, naging emotional kayo nung nabili nyo na yun? Ang sarap eh. Iiyak ka talaga. Mapapaluha ka kasi. Ano bang ginawa ko sa buhay ko para magkaroon ako ng gano'n? Pinagpala ko. Diba? Hindi naman mangyayari. Natulog lang tayo. So, yun nga. Siguro, pagkaya pa may mga naiisip ang stress, problema, ganyan. Titingnan mo na, labas ka, tapos silipin mo na yung mga achievement mo, ginawa mo. Nare-relieve ka na. Pero kayo po, may wish pa kayo? I mean, this Christmas, kung sakaling bibigyan kayo to make a wish? Yeah, ako ang wish ko na lang, first, maging mag-materialize lahat itong projects na ginagawa ko ngayon. Gusto kong matupad itong mga ginagawa ko because next to that is, of course, I want to create something for others. I want to do something for other people. Now, payback time. Makapag-share tayo. So, yun talaga ang dream ko. Kung ako papaintulutan ni Lord na mas maging successful pa, next step natin is to help others. For, no, to whatever means. Ano mang paraan na kaya natin magawa sa abot ng ating magagawa na makatulong. Yun naman ang dream ko. Kung bibigyan kayo na ano, ng pagkakataon to choose kung sino yung mga gusto nyo makarinig ng song na to, yung Christmas song nyo na to, sino yung mga gusto nyo sanang makarinig? Directly, itong mga ano natin, mga kapatid natin sa Anapuay, mga Seaman, next mga OFW, kasi yan malulungkot yan pag Pasko. Lalo yung mga land-based, years, maybe yung iba, 2 years yata ba, bumuwi or 3 years. At least ang Seaman, 9 months, 10 months. At yung iba nga, may mga maiiksing ng contract ngayon. Pero generally speaking, para to dun sa mga malayo na, sa at least sa mga Pilipino muna na malalayo sa pamilya na. Ma-appreciate nila yung kanta. And ma-appreciate nila na pag nandito sila sa Pilipinas, i-cherish nila yung panahon na magkakasama. Maganda yun yung music video na parang muling nagtagpo. Parang okay. Balik. Ikaw magdidirect. Magkakaroon po ba kayo ng music video soon? May 3 months pa naman. Kung hindi man namin magawa siguro this year, pwede na. Makasusunod na Pasko. Gagawa na rin natin. Pero Pat, kasi kanina na ba, sasabi niyo yung sharing, ano yung pinakabongga niyong naregalo sa isang tao? Bongga? Ano ka ba natin si Kat? Yung mga ano kasi ginagawa ko sa ngayon, you know, may mga scholars na. Pinakawag tinutulungan natin. May seminarians tayong sinusuportahan. Yung mga indigenous indigents dun sa lugar namin na binibigyan natin pag during my birthday. Life changing. Binibigyan ko yun. We share something. Ayoko nang sabihin yung binibigay ko pero yun ang mga ginagawa ko. As of now, I have scholars, mga nag-aaral. Na tinutulungan na hindi ko naman ina-advertise yun. Life changing. Yes, so you just have to share. Kasi ako naniniwala ko na pagka kung ano mang binibigay sa atin, ginagawa tayo instruments para makatulong din tayo sa iba. Of course, we don't know what the future holds. In case, may chance kayo makapag-suggest ng batas in the future na makakatulong sa Seaman ba? Oo. Ano pong mga tingin niyo na makakatulong? Ako sa kasakaling One is privilege from the government. Anong privilege? Kung ang senior citizen may 20%, why not give it to seafarers din? Napaka-laking profession ng pagbabarko and we're even considered as living hero ang sinasabi. Buhay ng bayani daw ang mga OFW. Sabi ang kasama si Seaman. Pero ano bang nai-enjoy nila sa government na privilege? Wala. So ang sa akin, kung magawa mo tayo ng batas, at least privilege sa hospitalizations, some percentage. Kung may 20% doon, kahit 15% muna. And then discount sa mga medicines nila. Yun, may engine na ng Seaman yun. Those are part of the law. And of course, yung mapadali yung kanilang processing ng mga documents dito sa Manila. Kasi ang seafarers, hindi lahat taga Manila. Mas marami nga para yata yung Visayas and Mindanao. So, you know what? Ang seafarers, ang kailangan nila is time. Ang kita ng mga yan, okay na sila yun.
Pero yung oras, kasi ang seaman, daming papeles na ayusin. May medical, may review, may kung ano-ano ask, so renewal ng mga document. Pwede naman ating tulungan niya na ilagay natin sa isang lugar. One-stop shop. Lahat ng agencies na kailangan ni seafarers, andun lang sa isang building. Kailangan mo si DFA, kaya sa fifth floor. Kailangan mo si Marina, doon sa second floor. Kailangan mo si NBI, doon pa sa... Doon ka lang pabalik-balik. Parang mall. Then you save time. Streamline. So, yung pag-stay mo supposed to be ng 2 weeks dahil sa mga documents na nangyayari ngayon, mga 2 araw siguro, 3 days, tapos ka na. Then you can go back home. Ang laking bagay nun. Kasi ang seaman, minsan, 1 month lang ang bakasyon niyan. Ay tapos mag-aasikaso ko ng documents ko sa pamilya. 3 weeks o tapos ka na. So yun, yun yung batas na pwede natin ma-propose sa kanila. Sino man yung pwedeng gumawa. Paano yung naging usapan yun ni Vehnee tungkol sa letra ng kanta? Sa lyrics ng kanta? At saka yung, narinig ko kasi yung areglo niya medyo grandiose siya, no? Whereas pwede naman din, may mga quiet songs na may mga quiet Christmas songs, mayroong grandiose Christmas songs. Bakit kayo napunta sa grandiose at yun nga, ano yung pinag-usapan nyo about the lyrics? Ah, yeah, actually, ako kasi very general naman ako kay Mr. Vehnee. Pag sabi niyang gawa tayo ng kanta, oh, sige sir, maganda yan. So, sabi ko sa kanya, sige sir, gawa ka na lang. And then, nagbigay siya sa akin ng 3 songs. Pinagpilian ko na lang. So, I didn't give him some backgrounds or story or any concept na gagawin niya. Basta ako, then, trusted naman natin si Sir Vehnee. So, alam ko, magaling na siyang mag-gumawa ng kanta. Kaya sabi ko, sir, just give me some choices. Tapos, pipilian ko na lang. So, ito nga yung napili ko. Pasko. So, di ba namin pag marinig yung kahit chorus lang ng inyong song na akapela? Para naman marinig din ng mga... Ano ba? Kahit akapela lang po, para at least music yung chorus. Sabi mo sa inyo rin, guys. Umpisa na ito. Sana sa araw ng Pasko'y dito ka. Ilang taon na rin di nagkikita. Kahit sa telepono'y nakakausap ka, ibang iba pa rin kung narito ka. Oo nga, may mga regalo, ibang iba pa rin kapag ika'y narito. Pasko sa piling mo ang tani kong hinihiling. Ipangako mo sa araw ng Pasko ay darating. Pwede bang maging ikaw ang siyang regalo ko sa araw ng Pasko? Ika'y kapiling ko. Let's invite them to ano po, to support your stream. Yeah. Yes, mga viewers ng ating mga magagaling na vloggers, pakisundan niyo naman po yung aking album sa Spotify. Ando na po yun, self-titled Pitz Berina. Tapos yung YouTube channel ko po, Pitz Berina Official. You can check it out. Andun po yung mga kanta ko. Pati karaoke nung kanta ko. Karaoke -1. Andun na po. So, kung type yung sundan, makakapagkanta na ngayon doon. And of course, Instagram, ganun din. Meron din po tayo. Pitz Berina Official din. And, ano pa ba? So far, FB. Facebook account din po. All Pitz Berina Official. So, sana po supportahan nyo din ako doon sa aking tawag ito, passion na pagkanta.